So what's up sa inyo dira tanan mga katrapaps? Maayong gabi dira kaninyo. Today's vlog ay meron na ako i-share sa inyo na isang tutorial or tips especially sa mga YouTuber, sa mga monetize or hindi monetize pa ay makakatulong itong video. So kung interested po kayo, sana panoorin niyo po ito hanggang matapos. So ayun mga paps, kakasara ko lang ng tindahan ko. So bago ako pupunta sa aking bahay dun sa likuran, ay magbibigay lang ako ng kaunting tips patungkol sa copyright music claim. So kapag meron ka bang copyright music claim, ano ba ang epekto nito sa YouTube channel mo? So kung hindi ka monetize, ay malaki po. Kung hindi ka pa monetize, ay malaki po ang epekto nito when it comes someday kung mag-a-apply ka ng monetization or kung na-hit mo na yung mga requirements ni YouTube, then mag-a-apply ka ng monetization ng YouTube channel mo, ay maaapektuhan po yung pag-a-approve ng YouTube channel mo to monetize ni bossing YouTube. So kailangan wala kang copyright music claim. So paano po ba natin yun matatanggal or magagawa ng paraan? And sa mga monetized channel naman, ano ba ang epekto kung merong kang copyright music claim? Ang epekto nito ay magkakaroon ng restricted, magkakaroon ng problema yung isang video mo na merong copyright claim na music. Kumbaga, lilimitahan or magkakaroon ng restriction when it comes to revenues. So hindi ka magkakaroon ng revenues doon sa video na iyon dahil sa copyright music. Actually, nag-e-email naman yung si YouTube kapag merong copyright claim yung isang video na in-upload mo sa YouTube. So kung ikaw ay nag-YouTube o meron kang YouTube channel, then meron kang i-upload na video, then you are trying to use music na gusto mong ilagay sa video mo, ay dapat hindi ka basta-bastang maglalagay ng kung ano-anong music dyan kung ito ay hindi free to use sa YouTube. So dapat yung gagamitin mong music dyan ay according sa policy ng YouTube na kung saan ay free to use ito at wala siyang copyright na magiging claim doon sa music na gagamitin mo. So yun po yun. So kailangan ay hindi po yun restricted na music na gagamitin mo. So dapat free to use po yung mostly na gagamitin. So saan po ba tayo makakakita ng mga free to use na music? Ay maaari tayong pumunta sa YouTube Studio sa Chrome. So makita po natin doon yung mga free to use na mga music na pwede nyong i-download. So let's start. Meron akong isang video na nagkaroon ng copyright music claim. So i-share ko sa inyo kung paano ba ang gagawin o diskarte para mawala po yung copyright music claim. So hindi na natin patatagalin, so simulan natin. So ayun mga paps, meron akong copyright claim na nangyari sa aking isang video na ito, yung 50k na a golden year of a loving mom. So birthday po ito ng auntie ko. So nagkaroon ako ng kaunting problema dito sa isang video na ito. Meron siyang copyright claim na music. So paano natin ito magagawa ng paraan at maalis itong copyright claim? So ang gagawin natin ay, so out muna natin. Punta tayo dito sa Chrome. Then punta tayo dito sa yan, yung sa studio, type mo lang yan, studio.youtube. Oh, yan, pwede na yan. So search. So yun, automatically lalabas kasi details ng YouTube channel mo dito sa YouTube Studio sa gamit yung Chrome. So ayan, so
hanapin mo lang yung ano dito tayo diyan sa mga videos naka-hilera, then hanapin mo lang yung video na meron kang copyright claim. So dito, so old video ko yon, so dito natin yan hanapin muna natin na dito yun sa pangatlong ano. So teka lang, nasaan ba yun? Ito, so ito yung video na merong copyright claim. So paano natin ito? Dito sa gilid merong word na copyright claim, di ba? So yan, restriction copyright claim. So yan, i-click natin yan. So yon, lalabas. See the details. So gagawin natin diyan. So ayun. Yan yung lalabas. Then dito sa gilid merong pumili ka ng action or change mo na lang yung, so itong so yung naka-box, yan po yung may copyright claim sa video mo na music. So ang gagawin mo lang dyan para mawala yan is pili ka na lang dito. Mostly sa ginagawa ko is babaguhin ko na lang yung music na may copyright claim. So doon, click mo lang yun. May nang internet ko dito yun. So yun, so lumabas yung may red sa ano dito, yung may red nakalagay. So yan po yung may copyright claim. So ang gagawin natin dyan, pipili tayo dito ng music, kasi ito dito sa library o free to use na music dito sa YouTube Studio ito eh. So dito sa gilid, so pipili tayo. So ipe-play muna natin para malaman natin kung ano yung, Vampire, pwede naman din ito. Please, okay na yun. Then so as you can see, wala na yung red na yung may magmula ikaw. Tarun na akong ginabalik ng maya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. No, amen. Then mga paps, kung makikita nyo dito, wala na po yung red na copyright music dyan. So napalitan na siya na yung blue. So ibig sabihin, good na yun. So i-click mo na lang itong save. I-save. Ayan, save. Para mapalitan na yon at matanggal na po yung copyright claim mo. So, ipaprocess yan. So, wait ka na lang ng ilang minuto or oras na mawala na yung copyright claim. So, makikita mo iyan dito. So, balik tayo dito. So, sa makikita nyo dito, may nakalagay na pinoproseso. So on process na po yung pag-change natin ng music sa may copyright music sa video ko. So dito makikita nyo yung dollar na naka-red. So yan, hindi ka, kapag may copyright claim ka, so ganyan ang lalabas. May red na naka-red po yung ating dollar sign dyan. So yan, so dapat naging okay na ang lahat. So babalik din yan sa green na ano. So ganito na mangyayari na pag okay na. So pag tapos na yung na-process yung pag-change ng music natin. You can see mga paps, wala na yung copyright claim. So makikita nyo dito sa dollar sign ay green na yung color, hindi na yung red. So yun, okay na. Tapos na yung proseso and also good to go na. So ayan, hindi na siya restricted dahil sa copyright claim. So naayos na natin. So ayun mga paps, yun po ang aking simple tips and tutorial kung paano ba natin magagawa ng paraan upang mawala yung copyright claim sa ating video na nagkaroon ng copyright music claim. So yun po, simple lang, ganun lang ang paraan. Maaari nyo po yung i-mute o i-silent ba, or palitan ng music kagaya ng ginawa ko, or i-trim or tanggalin. So much better palitan nyo na lang ng music
Yung part ng video nyo na nagkaroon ng copyright claim, copyright music claim. So, ganun lang, kasimple. Hopefully, meron ako na ibigay sa inyo na simpleng tips and ideas kung paano gawin po iyon. So, dito sa aking YouTube channel ay mostly nagbibigay ako ng mga tips, adventures, somehow, kung meron tayong time, and also, mostly, motovlogging. So, yun po ang aking mga ginagawa. Hopefully, nasiyan kayo, and may natutunan kayong isa namang panibagong idea about of it. So, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment below, and also click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. So, once again, this is Rodriguez Bistak, nagsasabi, always pray before you ride. Ride safe always. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Peace out. Bye-bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning